Sa mga balitang bumabandila, dapat bumaba sa pwesto si AFP Chief General Delfin Bangit. Yan ang posisyon ni Senate President Juan Ponce Enrile Henry. Pero sa sabi naman ng isang mataas na opisyal ng AFP, hindi ito kailangang gawin ni Bangit. At kung sakali mang sundin ni Bangit ang sinasabi ni Enrile, magiging komplikado rin ang sitwasyon. I hereby declare the third regular session of the 14th Congress of the Philippines on the part of the Senate adjourned sine die. Dahil opisyal lang tinapos ang 14th Congress kanina, hindi na rin natalakay ng Commission on Appointments ang kumpirmasyon ng ranggo ng may 30 opisyal ng hukbong sandatahan. Kabilang na ang 4-star rank ni AFP Chief Delfin Bangit. Ayon kay Enrile, dahil kailangan ay 4-star general ang isang chief of staff, kailangang bumaba na agad sa pwesto si Bangit ngayong hating gabi at palitan ni Vice Chief of Staff General Rodrigo Maclang. The Vice Chief of Staff will take over until a new Chief of Staff is selected by the next President. Ang problema, magre-retiro na rin sa isang linggo si General Maclang. Gayun din ang number 3 sa AFP na si Vice Admiral Emilio Marayag. Inamin ni Civil Relations Chief General Francisco Cruz na nagiging masalimuot ang sitwasyon sa AFP. Pero sabi niya, hindi kailangan bumaba sa pwesto si Bangit. Hindi kailangan siya bumaba kasi nga ang sinu-confirm is the rank na the position. Kasi more than 300 yung i-confirm, di ba? That means yung more than 300 will relinquish yung the positions na yun. It will affect our operations. Una ng kinwestiyon ng mga kritiko ng Arroyo Administration ang appointment kay General Bangit dahil ginawa ito ng Pangulong Arroyo habang umiiral na ang ban sa midnight appointments.